Nakapiling si Katarina habang inaalalayan siya ni Cairo na pumasok sa bahay na inuupahan nito. Pakulo nito. May sorpresa raw sa kanya. Cairo, ano ba talaga yun? Tanong niya. Ikaw talaga. Napaka mainipin. Patience is a virtue. Sabi nila, diba? O make a big step. Narinig din yung tila may pintong bumukas. Ano nga kasi? Malapit na. Step forward. There you go. Na huwag kang didilat until I tell you, okay? Tumango siya at nadama niyang inlis na nito ang piring niya. Open your eyes. Napangiti siya nang makitang nasa gitna ng isang blankong espasyo sa bahay nito ay may isang mesang nahahainan ng kung ano-anong pagkain. The lights were dim and the place looked wonderful. Ako ang nagluto niyan. Pagbibida pa nito. Anong question? Ang dami naman yata. Wala lang. Masaya lang ako. Pasensya ka na kung walang kagamit-gamit dito sa bahay. Susano ka ba? Teka, masarap ba naman to? Tikman ang malaman. Ipinaghila pa siya nito ng upuan. Masarap ang luto nito at habang kumakain sila, ay napapansin yung panayang sulap nito sa kanya. Hindi sila nakatiis. What? May sasabihin ka ba? Wala. I just love watching you eat. Napangiti siya. Nang matapos silang kumain ay hindi na ito naglipit. Hayaan na lang natin. Anito sa kasingahin nila, papunta sa sofabed. Humilig siya sa dibdib nito. Bakit ka nga masaya? Giit na niya. Wala. Kailangan pa ba ng listen para sumayang isang tao? Thank you. For what? For everything. He just smiled at her matapos bisilin ang baba niya. Alam mo, may function bukas sa restaurant. Sa AGC Builders, doon yata magsa-celebrate or something. Naka-closing na ako makuwi. Hihintayin mo ako? Naglalambing na tanong niya rito. Siyempre naman. May surprise ako sa iyo bukas eh. Ano? Kaya nga, surprise. Ikaw talaga. Natawa ito. Natawa na rin siya. Ang daming guest bukas. 200 guests kaya close talaga kami. Para lang sa AGC. Sabi ni Mr. Marlari. Tukoy niya sa general manager ng restaurant. Big celebration daw. May mystery pa nga dahil may nawala raw na anak na bumalik na. Ewan. Nawala? Nakakunot noong tanong niya. Ewan ko ba? Basta ang sabi lang ni Mr. Marlari, iyong anak daw ng presidente ng AGC. Bumalik na raw and it's going to be the big night. Blah, blah, blah. Hindi ko na inalam. Mukhang excited. Hindi naman yun madalas magpunta nun pero kanina parang hilong talelong. Lashete na nga umuwi. Eh dati si Silip lang yun. Kakain tapos aalis na kagad. Must be something big. Pagkukwento niya. You have really no idea kung ano yun? Tanong nito. Well, yun na nga raw. Ewan ko. Basta, Cairo Enrique Gabriela Salcedo raw. Hey, teka muna. Di ba siya seta ka? Baka ka mag-anak mo yun. Napatawa siya. Mas gusto mo ba kung kamag-anak ko yun? Imposible naman, no? Okay na sa akin na ganyan ka. Pero kung sakaling mas mayaman nga ako, magugustuhan mo ba ako? Pangulit nito. Hindi tamang term yung mas magugustuhan eh. Let's just say na siguro, kung mayaman ka, hindi ka na mapapagod sa kakadidrive kay Steven. Tapos kung pakakasalan mo ako, eh hindi na ako magtatrabaho. Sa bahay na lang ako at asikasuhin na lang kita. And we'll have babies and live in a nice house. Paano kung ayaw na kitang magtrabaho kapag ikinasal na tayo? Ano ka ba? Huwag kang mag-isip na kung ano-ano riyan. Fixin niya. Matagal pa naman yun. Bago tayo magpakasal, dapat may ipon na tayo. Mag-business na lang tayo or something. Paano kung yayain na kita ngayon? Ora mismo. Sarado ng munisipyo. Natawa ito. Saka siya mahigpit na niya. I love you so much. Tila nang gigigil nitong sabi. Ikis kita ha. Ayoko nga. Ah, ganun ha. Ayaw mong kas kita ha. Ingis-ingising sa amin to. Hinahamon mo ako. Tingnan natin. Pinupong nito ng halikang kanyang leg. Tawa siya ng tawa dahil malakas ang kiliti niya rito. Cairo, ano ka ba? Sa pagitan ng paghahikik ay sabi niya. Hanggang sa mga labi nito ay naglandas patas sa kanyang mga labi. Napawi ang initi-initi. He kissed her lips. Una ay masuyo yun hanggang sa lumalim. Nadaman niya ang kamay nito sa loob ng kanyang blusa. Katerina, will you let me? Mahina nitong tanong. Yes, Cairo. Siguradong tumo niya. He tenderly smiled and continued touching and feeling her. Mga munting anas niyang pumailan lang sa tahimik na lugar na iyon. Later on, he started tasting her skin. He made her ready for the actuality of the act and she wanted to thank him for them. She realized it was the truth that they said about of being instinctive because she soon found out how to compliment his touch, his motion. She too started to feel him and taste him and she understood the beauty of it all. And she thought how other people were very much mistaken when they said it was overrated. She supposed they were doing it with the wrong person because it just felt so right, nice and wonderful with Cairo. And she could only hope that it would always be like that. When their bodies connected, she felt as if it wasn't just physical joining. It felt like the core of her being bonded with us.
O Katarina, Himon, Cairo. Nakangiti lamang si Cairo habang nagdadrive ito pa uwi sa kanila. Ang sasakyan nitong dala isang Mercedes-Benz at ayaw na rin dito. Nahiram nito yun mula sa isang kakilala. Katarina didn't pay much attention to it dahil kanina excited siya sa surprise nito. Ngayon naman ay baliwala pa rin yun because she felt so happy. And Cairo looked happy too. At mas sumaya siya dahil nun. Kapwa sila may ngiti sa mga labi. Inagap nito ang kamay niya at pinisili yun. Have I thank you yet, Katarina? About 100 times already. Nakangiting tumo niya. And it's not enough, so I'm thanking you again. No, Katarina. So tenderly smiled. Inihatid pa siya nito hanggang sa pinakabahay nila. He kissed her lips, saka nagbilin. Be ready for my surprise tomorrow. Bandang alas 9 ay maayos na maayos na ang restaurant. Ang mga panauhin ay patuloy sa pagdami. Kahit paano ay nakakurious din si Katarina sa itsura ng Enrique Gabriel na yun kaya nagpa siya siyang manood. Ngunit nang tawagan siya ng isang waiter upang ipacheck ang beverage distribution, ay napilitan siyang tingnan muna iyon. Nagkaroon ng aberya dahil nagkulang ang stocks nila and she had to make calls. Makalipas ang ilang oras ay saka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Lumabas ulit siya at tinignan ang nangyayari sa okasyon. May nagsasalitang matandang lalaki sa makeshift stage roon. She decided to listen. As all you know, my retirement is effective. Sinipat nito ang relo. 4, 3, 2, 1, now. Nagkatawanan ng mga tao. Maging siya ay napangiti. Naman look so familiar. Hindi lang niya ma-please kung saan niya ito unang nakita. First of all, I would like to acknowledge my lovely wife, Mrs. Annabel Cialcita. Masuyong umiti pa ito. Sa isang matandang babae. How sweet, mulong niya. And I would like to introduce my only son who will take over my place from now on. Ladies and gentlemen, Cairo Enrique Gabriel Cialcita Jr. Masigabang palakpakan ang pumailan lang. Maging siya ay pumalakpak, lalo na siyang nakiyuris sa itsura ng lalaking iyon. May pigurang lumapit sa makeshift stage at nang makita niya ang mukha nito, ay muntik na siyang panawa ng malay. Tila na naglag ang mga panga niya. Si Cairo, hindi ba yan yung boyfriend niyo? Nagulat pa siya nang magsalita ang isang waiter na nasa kanyang tabi. Hindi niya nagawang makapagsalita. Kasi sa iyong biro na napakasama niyon, ibig sabihin ay niloko lamang sila ito. Good evening everybody. I would like to thank all of you for being here tonight. Hindi na niya narinig pa ang iba nitong sasabihin sapagkat naagaw ng dalawang nag-uusap na babae ang atensyon niya. Nakilala niya ang isa roon. Iyon ang bumati kay Cairo nung minsan silang lumamas. Naalala niya ang pangalan ng babae, Tiffany. So kailan kayo kakasal ni Cairo? Tanong ng kausap nito. Oh, I don't know. I better ask him. Tugon ng babae. So tuloy ang Margie. That's for sure. Where he has been this past few months anyway. Alam mo naman yun, mahilig sa adventure. Tumawa si Tiffany. But he's back and I'll make sure he'll get married as soon as possible. Hindi niya na malayang tumutulo na pala ang luha niya. She looked at Cairo. Patuloy itong nagsasalita. Hanggang mapadako ang tingin ito sa kanya ay ngumiti ito. Iyong pilyo nitong ngiti. And she figured it was mocking her. Hindi na niya kayang tagalan pa ang lahat ng iyon. Nagmamadali siyang nagtungo sa opisina niya at kinuha ng bag niya roon. Tuloy-tuloy siya sa labas. Sa kitchen na lamang siya dumaan upang hindi na niya makita pang muli si Cairo. Kagad siyang pumayar ng taxi at nagpatid na pa uwi. So how did it go, Katarina? Muntik na niyang hindi mapansin si Alang pumasok siya sa kumpot. Marahil ay nakita nitong pulang-pula ang mga mata niya. Kaya kagad itong nagtanong, umiyak ka ba? What happened? Nothing. Tuloy-tuloy siya sa kanya. Hey, anong nothing? Anong nangyari? Nalaman mo na ba na si Cairo ang agency? May lasi ang napapilit sa sinabi nito. Yun nyo? Yan, itong huli lang. Baka sa mukha nito ang pagtataka sa reaksyon niya. Kailan din lang naman nalaman ni Steven. And you didn't tell me. Napaiyak na siya. It was supposed to be a surprise. Yeah, it was really surprising. Especially when I found out he's getting married to another woman. Mapaklang sabi niya. Saka nagmamadali nang naglakad palayo. Kahit anong pagtawag nito sa kanya, hindi na siya lumingon. Nagulong na siya sa kanyang silid. Umiyak siya ng umiyak. Bakit kinangilangan pa siyang lukohin ni Cairo? Ang sabi ni Tiffany, mahilig daw sa adventure ang binata. Anong ibig nitong sabihin na isa lamang siyang adventure dito? Galit na galit siya kay Cairo. She gave him herself. All this time nagmukha siyang tanga. Parati siyang nag-aalala. Ay ayaw niya itong kumastos ng malaki. Iyon pala ito ay anak ng isang multi-millionaire. Maybe she was laughing at her all the time. And the fact na inamin niyang ginayuman niya ito made it worse. Naliliit siya. Nahihiya ngunit at the same time ay nagagalit. He played on her. Plain and simple. Naghahanap ito ng adventure and she came his way.
Akala pa naman niya ay natagpuan na niyang lalaking para sa kanya. 3 long years without any relationship at all with other men because of Dapi and Chitot. When she met Cairo, she had found the one to replace Dapi. How wrong she was. Cairo was a lot worse than Dapi. Hindi na niya namalayan kung anong oras ni Sia ay ginupo ng pagod at nakatulog. Nagising Sia sa banayad na pagyugyon ng kanyang balikat. Namulatan niya ang kanyang ina. Ma, alauna na. Hindi ka pa mababangon? Tanong nito sa kanya. Hey, what happened to your eyes? Ha, wala ma. Hindi na pa kayo umaalis. Pag-iiba niya. Paalis na nga sana ako. Ginising lang kita dahil nasa ibaba ang nobi mo. Nalaki ang mga mata niya. La, please tell him na masama ang pakiramdam ko. Kumunot ang noon ito. Kung may problema kayo, mas maganda kung mag-usap kayo. Babain mo na yung tao. No ma, please, pakiusap niya. Pinakatitigan siya ito. Bueno, sige. Anito kapag kuwan. You do know that you can always tell me about it, right? She smiled. Yes, it's just that I don't want to talk about it anymore. Lalo nang kunot ang noon ito, ngunit hindi na nagkomento pa. Sige, bumango ka na rin. I will tell him you're not feeling well. Aalis na rin ako, okay? Tumanguna lamang siya. Nang makalis ito at saka siya sumilip sa bintana, nakita na yung lumabas si Cairo sa bahay nila. Saka pa lamang siya bumaba. I love you and that, not a friendly way, although I think we're great friends, and not in a misplaced affection. Papi to Gray, although I'm sure that's what she'd call it. I love you very, very simple, very truly. You are the epitome of everything I have ever looked for another human being. Yeah, yeah, blah, blah, blah. Miss Midi Katarina salita niya ni Ben Affleck sa pelikulang Chasing Amy. Go on, tell her you love her. She will believe you anyway. Women are stupid. Pangumonolog niya sabay subo ng Pringles. Matapos ay si Dapi Jr. naman na nasalap niya ang sinubuan na yung chip. Hoy, anong ginagawa mo? Kagad niyang nabos si Sansel. Eto na nanonood. Can you believe this movie? Alyssa is queer but hold and still fell in love with her and not just letting her. He loves her in the cheesiest way she could imagine. Tila nagre-reklamong sabi niya. Right, Dapi? Tinabihan siya nito. But I like that film. It's so real, you know. Pagpapahayag nito ng opinion. Yes, sort of. The dialogues are okay but still, it's mushy and cheesy. Well, at least this part is. Iniisip mo ba rin ba siya? Pagkuha na sabi nito. Harsh, please. Ayoko nang pag-usapan yun, okay? Iritadong sabi niya. It has been over for 2 weeks now. Makailang ulit nang nagpunta sa kanila si Cairo ngunit hindi niya ito nilalabas. Sa ngayon ay on-lib siya sa trabaho. Usually ay nasa bahay silang siya at nanonood ng pelikula. Siguro mas maganda kung magkakausap kayo. Pwede ba, El? Inis na hinarap niya ito. I'm watching this movie and I need concentration, so please. You still love him and it's quite obvious. So bakit hindi mo si bigla ng chance na magpaliwanag para man lang magkaroon kayo ng closure? Oh shit, I don't want to hear any more of this. Alright, have you been talking to him? No. No, angil niya. Kabilin-bilin niya itong huwag na huwag itong makikipag-usap kay Cairo. No, okay. Calm down, boy. Are you edge today? Because you keep driving me to the edge. Damn it, I hate him so much. I don't want to hear about him. I don't want to see him. I don't want to think of him. I don't. And why not? I think about you all the time. Naniga siya nang marinig ang tinig na yun. Kagad siyang napalingon sa pintuan and there was Cairo, looking as good as ever. Biglang pagbaling niya kay El, how could you do this to me? Sabi niya saka nagmamadaling inilapag si Dapi sa labag. Bago pa man siya makatalilis patungo sa kanyang silid, ay naagapan na siya ni Cairo. We are going to talk, whether you like it or not. No, we're not. Sigmat niya rito. I hate you. Sa kanyang peripheral vision, ay nakita niya ang papalabas na ng bahay nila si El. El, don't leave me here. Ngunit tila bingi itong lalo pangbilisan ng pag-alis. Shit! Nagpipigla siya upang mabitiwan ni Cairo ang kanyang kamay, ngunit hindi siya makamula. Get your felty hands out of me, jerk. Ah, felty pala. Sa kanyang pagkagulat ay sinampay siya nito sa balikat nito at inilapag sa sopa. He sighed beside her that kinlong siya sa braso nito upang hindi siya makawala. Go away, hinihingal na sa galit na sabi niya. Why? Bakit hindi tayo mag-usap ng matino? I don't wanna see you again. I hate you so much. Alisin mo yung kamay mo yan o kakagatin ko yan. Banta niya rito. You will stay there hanggat hindi ka nakikinig sa akin. Sa sobrang galit na nadarama ay kinagat nga niya ang braso nito. He squirmed and let out an ear-splitting ouch. Ngunit hindi nito inalis ang braso sa pagkakaharang sa kanya. Pinagtatampal at pinagsusuntok niya ito hanggang sa marahil ay hindi na ito nakatiis at ginapinit ang magkabila niyang kamay. Alright, Katarina. I now have a bite mark on my arm and a cup full of bruises all over. Please calm down. Saway nito sa kanya. I hate you. I love you. Oh, shut up. Shut up. Tinangka niyang magpapalag
muli, ngunit tila bakal ang kamay nito sa kanya. No, you shut up and listen to me. No, I hate. Natigil ang anumang sasabihin niya nang walang sabi-sabi nitong ilapat ang mga labi niya sa mga labi nito. She thought of biting his lips ngunit nang madama niya ang init na dulot niyon ay natagpuan na lamang niya ang sariling tumutugol na rin. She realized how much she missed him. Nang maghiwalay ang mga labi nila ay kapwa na sila hinihingal. Sa wakas ay pinakawala nito ang kanyang kamay. Tulala siyang nakupo lamang doon. Nang pwede na ba akong mag-explain? Anito, tila naman siya nabalik sa wisyo. Aktong tatayo na naman siya nang matigilan siya. I will do it all over again if you don't listen to me, Katarina. Mauulit at mauulit lang hanggat hindi ka nakikinig. So if I were you, I will sit down and listen. Naupo na nga siya sa kahumalukip-kip. Napansin niya ang kanyang aso na kumandong kagad kay Cairo. Daffy, come here. Ngunit ayaw nitong sumunod sa kanya. Taksil na aso. See, mabuti pa itong si Daffy. Alam niya kung di ba may sasabihin ka. Get on with it. Inip niya ang putol sa sinasabi nito. Oh God, you're so... What? Go on, say it. Say it, I dare you. Pinanlakyan nito ng mata. My goodness, ang tapang mo, okay? You're so beautiful. You're so charming. You're Hellcat and I love you more for that. Declare nito. Huwag mo akong bulahin. Ikakasal ka na. Nambubola ka pa. Sinungaling. Ilang ulit ko na bang sinabi sa iyo na hindi ako marunong mambola? Mataas na rin ang tining nito. Sorry, sorry dahil hindi ko agad sinabi sa iyo. Pasensya ka na. Nasimulan ko na and I'm scared na baka nga magalit ka sa akin. But when I figure, you wouldn't understand. Noong plano ko nang sabihin sa iyo, dumating si Daddy sa bahay. See, nagkasamaan kami ng loob, that's why I left. He wanted me to marry Tiffany, but I didn't want to. So I left. Hinihingal ito, tila galit na galit. Tapos sabi ko, surprise na lang sa iyo. Tapos bigla ka nalang umalis. Akala ko maiintindihan mo ako, pero hindi. Umalis ka pa rin. Bakit mo ko iniwan? Tapos ayaw mo na akong hanapin. Dahil ikakasal ka na, narinig ko kay Tiffany. Sa tono ng panlanto ay nawala ang tapang niya. Mas mali ang dinig mo. Oo, ikakasal ako, pero hindi. At ikaw ang pakakasalan ko. Tilo galit pa rin ito. Ha? Oo, ikaw. Paano si Tiffany? Ewan ko, bahala siya sa buhay niya. Pero hindi ko siya pakakasalan kahit anong mangyari dahil ikaw ang mahal ko. Totoo. Totoo. Ipapakilala na nga kita sa parents ko eh. We will get married and have many kids. Naiintindihan mo ba ako? Tumango siya. Bagay ang naguguluhan dahil mukhang galit pa rin ito. Ngayon sabihin mo sa akin, mahal mo pa rin ako. Sabihin mo, mahal kita pero bakit ka galit? Narito tumawa ng malakas. Eh, ikaw naman kasi, hindi ka madaan sa lambing. Ang teknik lang pala sa'yo dapat tinatakot. Natampal niya ang balikat nito. Pero totoong mahal mo ako. Totoong totoo. Seryosong wika nito. Mula sa bulsa ay may inlabas ito. For you, nanlaki ang mga mata niya. Isa yung chocolate na nasusuotan ng white gold band na may nakalubogs na brilyante. Cairo, I told you I'm going to marry you. Nakangiting sabi nito. Napaluha siya. Hey, don't cry. Let me try it on you. Isinuot nito ang sensing sa daliri niya. It fits perfectly, Katarina. She looked at him. Yes, sa susunod sa akin ka naman iniwala, okay? Paano mo naman naisip na nilolo ako kita? Hindi mo man lang ba naramdaman kung gaano kakahalaga sa akin? Paano pa ako mapupunta sa iba? Eh mas matindi sa kahit na anong gayumang tumama rito. Itinuro nito ang sariling dibdib. No, hush, pinunanis niya ang mga luha na naglalanda sa kanyang pisngi. Oh, Cairo, hush, I will kiss you. And he did na tinubo naman niya ng buong init. My mom and dad are excited to meet you. Will you come with me tonight? Yes, I'm so happy, Katarina. Thank you. Words weren't enough to describe what she was feeling. Ngumiti na lamang siya, saka ito niyakap ng mahigpit.